Hey, what's up? This is After Review. So today, mag-unbox ulit tayo ng smartwatch at ito nga ay yung Cubot C5. At ang kulay nito ay kulay gold. At bago yun, salamat nga pala dito, Cubot, sa inyong patala. So tara guys, i-unbox na natin at i-review itong Cubot C5. So ayan guys, natanggalan natin sa plastic. At i-check na natin kung ano yung itsura na itong ating Cubot C5. So ito na, nabuksan na natin yung ating box. At ngayon makikita natin dito guys, merong smartwatch na may kasamang strap. And then merong libreng isa pang strap, ito yun. At yun, merong charger. At tingnan natin muna yung charger natin, kung ano yung itsura ng charger. So ito guys, at merong 2 pins dun sa ating charger. So bago yun, i-check na muna natin yung loob ng box kung merong pang ibang laman dito. Dahil meron pang natira dun sa ating box at syempre yung ating user manual. So titignan natin dito kung halimbawa hindi nyo makuha kung paano yung process ng ating smartwatch. So tara guys, dun na tayo sa ating smartwatch at kung mapapansin nyo, yung ating smartwatch naka-plastic pa. So hindi ko alam kung paano yung magiging process nito. And then sa ating strap, kulay pink at meron pang violet na strap. So ito yung libre nyo guys. At abangan nyo guys, ipapag-giveaway na lang natin itong ating smartwatch at ibibigay ko yung process or kung paano yung gagawin para maka-join kayo sa giveaway at tingnan nyo sa ating Facebook page and Instagram. So tanggalin natin sa ating plastic at i-on na natin yung ating smartwatch. Ayan. Then pagbukas nyo guys, makikita na nyo kaagad kung anong language ang pipiliin nyo at meron nga ditong scanner ang barcode niya kung paano natin i-download. At yun, iscan nyo lang naman to guys para ma-download nyo na yung application. Palagay ko, parang ito yung Edgeband na application sa Play Store. So, mamaya guys, i-install ko lang yung Edgeband para makita na natin yung UI nito. So, ito yung ilalim ng ating smartwatch. At andito yung sensor and then yung charging port ng ating smartwatch. So yun nga guys, na-set up na natin yung ating smartwatch at connected na rin ito sa phone. So hindi ko na lang papalitan yung phone. At yun, pagbukas nyo, ito yung UI niya guys. Ayan. So makikita nyo, merong parang picture or image dito. So hindi ko papaalam kung paano babaguhin yun. At dito sa gilid guys, makikita natin kulay gold siya. At hindi siya plastic, aluminum siya guys. Ayan. So dun na tayo sa kabilang part or side. At meron nga tayo ditong pindutan or maybe binipihit din to. So, di ko pa alam guys. At, yun. So, doon na tayo sa ating UI ng ating smartwatch. At, dito makikita natin guys, napakasimple lang niya. Wala masyadong ibang mga pakulo. Then, dito makikita natin merong heart rate. At, nagustuhan ko yung UI nito guys. Compared dun sa ibang na-unbox ko na smartwatch. Napakaganda. At, soft touch yung screen nito. Then guys, meron ding sleep sa ating smartwatch. Ayan. At dito magsiset lang naman kayo kung ilang oras ang naitutulog nyo sa oras ng pagtulog. Siyempre, di ba? At yan. At meron ding tayong step. Ayan. Kung halimbawa, ilan ang step nyo sa isang araw. At meron ding burn calorie. So, doon na tayo sa ibang features pa ng ating smartwatch. Meron nga tayo dito yung sport, step, sleep, heart rate, notification, alarm, stopwatch, and timer. At meron ding music, pinephone, female, photograph, at panglast yung ating settings. Dito sa settings, makikita natin meron brightness, auto lock, switch, message settings, meron ding dial settings, device, app download, and clear data. So, ayan yung makikita natin dito sa ating settings. At punta naman tayo dun sa ating sport. So, dito sa sport natin, makikita natin, meron tayong outdoor run, outdoor walk, indoor run, indoor walk, and hiking, stair stepper, outdoor cycle, stationary bike, at meron ding elliptical and rowing machine. So, ito yung makikita natin guys sa ating sports. Then, try naman natin yung ibang features ng ating smartwatch. At, try natin guys yung ating heart rate. Kung accurate nga ba siya. Ayan. So, punta tayo sa heart rate natin.
Ito na guys, inaalam na yung heart rate ng ating pulso. So, hindi ko alam guys kung accurate ito or hindi. At meron na lumalabas na 91. And so, hindi ko alam guys ha, kung tama ba to. At kayo na lang mag-comment kung sa palagay nyo tama itong heart rate na lumalabas dito sa ating smartwatch. Then, check din natin yung ating notification kung meron nang nalabas. So, wala pa naman. So, ibig sabihin, wala pa nagme-message sa akin. At hanap pa tayo ng ibang mga features dito na pwede nating puntahan. So, i-check natin yung ating music. So, dito guys sa music, kung halimbawa na mag-YouTube kayo, pwede nyong gamitin itong smartwatch natin. Kung halimbawa na ayaw nyo dun sa sounds na yun, at yun, pwede nyong gamitin yung next preview o kaya naman stop. At meron ding volume sa ating smartwatch. So, hindi ko pa natatry guys kung okay ba yung ating music dito. And guys, doon naman sa find mode. At ang mangyayari doon kapag halimbawa nawawala yung phone mo, ay magbabibrate itong ating phone. Ayan. And then sa female, kapag meron kayong menstruation. So, ayun. At may napansin lang din ako yung photograph ng ating smartwatch. So, dito sa photograph, pag halimbawa na gusto nyo magpicture, so pwede nyo rin gamitin yung ating smartwatch. Pero syempre dapat connected yung ating phone dito sa ating smartwatch para makapag-picture kayo. Then syempre guys, kung gusto nyo namang ma-monitor yung inyong smartwatch, punta lang kayo sa H-band na application at andun lahat yung inyong ginagawa. Kung halimbawa na kayo ay merong heart rate and then burn calorie at step at sleep, andun lahat guys, makikita nyo doon sa H-band. Then halimbawa naman na gumamit ka ng sport, so andun guys, isa-setup nyo lang yung inyong H-band para mag-synchronize yung inyong smartwatch doon sa inyong phone. Then syempre guys, sa ating smartwatch, ito ay tumatagal hanggang 15 days kapag normal usage. And then, pagka standby lang, 30 days at ang battery nito ay 210 mAh battery. At ito ay waterproof din guys at 580mAh siya. Ayan. So okay lang malubog hanggang 10 meter. At yun lang guys sa mga gustong umorder ng ating Qbot C5. Ibibigay ko yung link sa description box para mako-order din kayo ng Qbot C5. At anong sa palagay nyo? Nagustuhan nyo ba yung mga features nitong smartwatch na to? Comment down below. So hanggang dito na lang this after review for more upcoming phone and unboxing. Please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!